Eto na guys, gagawa tayo ng leis. Isa-isahin natin para may idea kayo kung paano siya gawin. So continue nyo lang ang pag-watch para malaman nyo kung paano guys. Ayan guys, una, assemble nyo muna yung ribbon na gagawin nyo. So itong sa akin, depende yun sa inyo kung ano ang gagawin nyo. Kasi itong ginawa ko ngayon, ito talaga yung pinapagawa sa akin. So yan. Ayan guys, tapusin nyo lang muna ang paggawa ng combination nyo. Kasi yung sa akin white, tapos pinatungan siya ng color yellow. So yan, makikita nyo naman. Tapos i-cut nyo na lang kung gaano kataas. Dapat pare-pareho lang siya guys para maganda naman din siya tingnan. So yan, cut nyo lang. So yan guys, cardboard yung ginamit ko para naman matigas siya. So yan, tapos na tayong mag-cut. So mag-assemble na tayo ng gagawin nating ribbon. So yan, dapat ano, tama lang yung distansya niya para naman hindi siya ano, pangit tingnan. So yung sa akin, anim kasi na ano, na color yellow at red. So gitna ko muna tapos gilid para sakto lang ang distansya niya. So yan guys. Pandikit ko nga pala is ano, glow gun para ano siya, dumikit talaga, hindi siya matanggal para matibay siya kahit anong gawin ng magsuot. So hindi siya matatanggal. So glow gun guys ang ginamit ko para dikit na dikit talaga. So yun yung first layer natin sa ating cardboard. So ayan. Ayan guys, tapos na natin gawin yung first layer natin. So ang gagawin naman natin is yung second layer. So yung white at saka yellow. So para naman magmukha siyang bulaklak. So ayan, i-glow pa rin natin siya para mas matibay pa din. At saka i-alternate natin sa paglagay para mukha na siyang bulaklak. So ganyan lang guys hanggang matapos. Ingat-ingat din kayo kasi mainit yung glow gun. So ayan. Sa akin kasi medyo sanay na ako kasi marami na din akong nagawa na ganito, iba-ibang design. So ngayon is ganito yung design na napagawa sa akin. So yan lang guys, hanggang matapos alternate natin para maging bulaklak na siya. So depende na yan sa inyo guys kung anong kulay na gagamitin nyo, basta kay at least may idea kayo. Marami namang kulay na ano na pwedeng gamitin na ribbon. So ganyan guys. Hanggang matapos lang siya. Same pa rin kung gaano kadami yung gagawin nyo. So ayan, tapos na siya. Mukha na siyang bulaklak. So ngayon guys, ang gagawin naman natin is gagawa tayo ng ruffles para pang ruffle zone sa logo na nagpagawa sa atin. So ganyan guys, tupiin lang natin at lagyan natin siya ng glow. So ingat-ingat lang kasi mainit talaga siya. Kunting glow lang naman ang ilalagay kasi didikit naman din siya. So mainit talaga siya guys. Ingat-ingat. So yan, yupiin natin siya. Tapos lagyan ng kunting glow. Ganyan-ganyan lang ulit-ulit hanggang sa maging ruffles na siya. So ayan. O diba? Pwede naman ding magamit ng pantahi kung may pantahi kayo guys. Yung sa akin kasi wala akong pantahi, so ganyan lang ginagawa ko. Pero may mabibili naman din kayo na ganyan, na ready-made na siya. Depende na lang sa inyo kung gusto nyong gumawa or magbili na lang kayo ng ready-made. Kasi mas para sa akin, mas nakakatipid kasi ako pag ako ang gumagawa. Eh madamihan kasi yung ginagawa ko, kaya ako na lang ang gumagawa. Pero kung may budget naman kayo is pwede kayong bumili ng made na. Kasi medyo matagalan din tong gawin. Kasi sa akin, sanay na ako kaya madali na lang siya sa akin. So,
So, ayan na guys. Yan yung ilalagay natin sa logo ng nag-order sa atin. So, ayan. Topi-topi lang hanggang umaba na siya at pwede na siyang gamitin, guys. Ayan. So, ayan na, guys. Tapos na tayong gumawa ng raffles. Ilalagay na natin siya sa logo na nag-order sa atin. So, ayan, guys. Sit up lang natin. Tapos, ilagay natin sa gitna ng bulaklak na ginawa natin kanina. So, ididikit natin siya sa likod ng logo, guys. Lagyan natin ng glow again. So, ingat-ingat pa din kasi mainit siya. So, ganyan. Ilagay natin sa likod ng logo. So, lagyan natin ng glow. Pa-circle lang natin hanggang sa magtagpo na sila sa gitna. So, ganyan, guys. Glow lang talaga para matibay yung pandikit natin. So, yun. Cut na lang natin, guys. So, ayan. Makagawa na tayo ng isa. So, ganyan lang, guys. Gawin natin, guys. Glow natin sa likod para maganda naman sa harapan ng logo. So, hanggang matapos kung ilan yung order sa inyo. Sa akin kasi madamihan na ito. Kasi gagamitin nila ito sa kanilang Christmas party. At alasan kasi gumagamit ito, guys, yung mga VIP visitors nila na a-attend ng party. So, ganyan. Paulit-ulit lang hanggang matapos na lahat. Pagkatapos nito lahat, ilagay na natin yun sa ginta ng bulaklak natin, guys. So, ayan. Lagay lang natin sa likod, tapos ikat para maganda na siya. So, ito na yung matapos natin, guys. Yung raffles at saka logo. Tapos yung mga bulaklak. Doon yung may cardboard. Ito na yung lahat. So, ito na, guys. Ilalagay na natin yung raffles na may logo sa gitna ng bulaklak na ginawa natin kanina. So, ganyan lang, guys. Glow lang din natin yung gitna. Ayan, i-glow natin yung logo. At tapos dyan, ilagay natin sa gitna ng bulaklak na ginawa natin. O, diba? Maganda na siya tingnan. So, yun pa din. Glow lang ng glow. I-make sure lang natin, guys, na matibay talaga. Para naman hindi masira agad. So, ganyan. So, yun, guys. Set up na natin yung talagang lei or garland. So, ang gamit ko nga pala dito, guys, is tela na makapal. Nag-cut lang ako kung gaano kalaki at kahaba. So, ang haba nito, guys, is 1.5 meters na talagang kasya lang na gamitin ng ating guests. Yung bang comfortable na sila nang gamitin? So, 1.5 meters. Anyway, may mabibili naman din tayo sa tindahan na ribbon or ribbonet, yung lace talaga na made na madalian na lang ang paggamit. May malaki naman din doon. Depende na lang sa inyo kung anong kulay na gagamitin nyo sa event. Ang sa akin kasi ngayon is ito yung order ng aking client. So, ito yung ginagawa ko. So, ayun. Ilagay lang natin sa may gitna ang logo na ating ginawa kanina. So, ayan. Ang pag-setup. So, guys, damihan lang natin ang paglagay ng glow para naman matibay siya. Hindi madaling masira pag sinuot ng ating guest. Siyempre, kadalasan ang nagsuot nito is mga VIP guest talaga. So, para hindi tayo mapahiya, ayusin natin yung paggawa, yung matibay talaga. So, yun guys. Check natin na nalagyan ba ng glow ang dapat lagyan para matibay talaga siya, guys. So, ayan. So, nakasit up na tayo ng isa. Yan na ang kabuuan ng ginawa natin. So far, maganda naman siya para sa akin. Ewan ko lang sa inyo. Anyway, guys, madami naman din akong nagawa ng ganito.
So, next time, mag-film ako ng ibang design na naman. So, yung una ko kasing upload, sa kanila rin yung order. Kaso, na-upload ko na siya, tapos na lahat. Hindi kagaya dito na video na iniisa-isa natin kung paano siya gawin. So, sana guys, may natutunan kayo sa video na to at may idea na kayo kung paano siya gawin. Kung gusto nyong gumawa sa inyo, sa mga event ninyo, pwede rin ito sa kasal, yung lace lang ng pangkasal, yung ribbonit na mabibili natin na pwede nang gamitin yung mga malaki. So, yun guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. Shout out pala sa nag-order nito, Maramag Eagles Club. Thank you sa pag-order nito. Palagi silang nag-order sa akin. Kaya thank you so much, Maramag Eagles Club. Thank you for watching. Bye-bye!